Merong panukala na bigyan ng access ang Amerika sa mga dati nilang base militar sa bansa. Ito ang paksa ng pulso ng TV Patrol ngayong gabi. Ang usapan hinggil sa posibilidad ng access arrangements ng Amerika sa Subic Naval Base at QB Point ay iminungkahi ni U.S. Rear Admiral Charles Larson. Ang dahilan ani ay patuloy ang banta ng North Korea sa rehiyon dahil ito'y may nuclear capability. Ngunit ilang anti-bases senator ang nagsabi na ito'y mangangailangan ng panibagong bases treaty. Si Executive Secretary Franklin Drilon ay umamin na inalok natin bilang option sa mga Amerikano ang patuloy na access sa naturang mga base kahit lumipas na ang 1992. At dito ang taong bayan ay nagtatanong, anong implikasyon ang ibibigay ng panukalang access arrangements na ito para sa mga Amerikano kahit lumampas pa ang 1992? Para sa pulso ng TV Patrol, Rowena Orejana, nag-uulat. Former installations. Depende ano. Wala namang binabanggit na kasunduan kasi kung paano eh. Mm-hmm. Kung access lang kasi parang pagkailangan lang nila, dadaan sila, magpa-fueling, mm-hmm. 'di ba? Ganun. Mm-hmm. Ang alam ko QB Point ang sinasabi. Mm-hmm. Na magkaroon sila ng access doon, QB Point titira. Kasi napasok yung Subic eh nung mga 2 weeks ago. Mm-hmm. Talagang wala na yung mga gamit doon, yung mga floating dry dock talaga inalis na. Mm-hmm. Yung mga floating crane ay susunod na aalisin na. Mm-hmm. Pero alam mo ang naririnig ko doon sa loob. Alam niyo, sabi niya, may napapansin nung kami diyan mga dry dock na yan, hindi pa ganoon lumalayo. Para bang namimili ka sa Divisoria, di ba naman sa tindahan nyo doon ng tela? Pag hindi pa tao, kung aalis ka. Sige, bibigay ko na. Yun, ganon. Parang ganon ang gina. Ngayon kung access, depende. Dapat kung access, paano naman? For emergency use. Paano? Ano yung access na sinasabi? Malawak yung access eh, pag sinabi yung access. For commercial use siguro, no? Bakit pwede. Hindi? Walang problem. Kahit hindi Amerika. Diyan din babagsak yung mga facilities na yan eh. Diba? Ang pangunahing plano dyan na nakikita ang pinakamagandang gawin, gawin nga for commercial. Freeport no? daw. Freeport. No? For anong bansa no? Na kailangan yung freeport na yan. Mm-hmm. So maganda, pero ang atin lamang maiwasan sana ay yung baka hindi maging transparent ito sa taong bayan. Mahirap yun, di ba? No. Katulad nangyari sa treaty, no? Ang totoo niyan, maraming senador doon ay hindi naman talaga against the Americans, no? Pero against sila doon sa nilalaman ng tratado. Mm-hmm. Na hindi pantay. Api tayo. One-sided. So, kung lopsided. Magkakaroon man ito, pero tingin ko dito, magkakaroon tayo ng problema doon sa nuclear, eh. Kasi nuclear arms. Diba? Nasa constitution na natin. Well, I imagine na kung ang lahat na yan, mapapag-aralan, ano ha? Mm-hmm. Yung sa nuclear access arms. Na yan. Uh-oh. Bakit hindi? Kung compare sa palagay niyo ba, dapat itong daan pa muna sa ano, approval ng Senado? Hindi, na-aprubahan na nila yung kone. Yung tratado. Panibago na naman ito. Kung nagsakali. Baka panibagong kasunduan na naman. Hindi kasi, Noli, no, may fine line dyan eh. No? Ang tratado dapat dumaan ng Kongreso. Mm-hmm. Pero kung ito ay magiging hindi, isa lamang business arrangement... Hindi na tratado siguro. Ewan kasi patatawagin. Kasi pag tinawag nila naman tratado, ay dadaan na naman dadaan sa Senado. Talaga. Kailangan. Baka may problema na naman. Pero kung business mahabang arrangement lang siguro, pwede. Pero nandoon nga kasi yung nuclear eh. Hindi, walang problema kung business at hindi military. Kasi kung business, kahit naman Amerikano, Russian, in-check, pwede. Lang, pwede. Kung military, doon may problema. Yun. At ang pagiging interesado ng Amerika po sa ating access arrangement na ito ay isang magandang bargaining point ng ating bansa na dapat pamahalaan po ng wasto. Sapagkat dito, mapapairal po natin ang matatawag na prinsipyong pay for use. Magkano? Kung saan magkakaroon po ng karagdagang revenues ang ating pamahalaan. Saganang amin po ang mishandling o kapalpakan sa paghawak ng binasurang Treaty of Friendship, Cooperation and Security sa Estados Unidos ay hindi na dapat pang maulit sa pagkakataong ito. Nasayang po ang oras, pagod at nawalang saysay ang salaping kinita sana ng ating bansa sa naturang basis treaty. At dito dapat mag-isip-isip ng wasto at masinsinan ang papasok na bagong pamunuan ng bayan. Yan po ang pulso ng TV Patrol.